panalo ka. Let's celebrate good times. Get her on it, cool in the gang. May edad na pero swabe para si Clooney na band. May edad na. Sabi ko na nga ba eh, no? Discarding ano eh. May edad. Mga... Ang kinukumpara niya dito, mga utol, ay yung diskarte ng isang parang 20 years old. Yung mga gano'n, no? Mga 19 years old, 20, mga early 20s. Kontra sa diskarte ng mga late 30s at nasa 40s. Gano'n, no? Sabi niya, cool na, ano, no? Na ano tawag doon? May edad. Parang Clooney na band, na nag-band. So, kung kilala nyo si James Bond, isang fictional character sa movie. Mula ulit kay Santo, mga utol. Apand, sa album na Apand. Album yung Apand, mga utol, yung Ang Paboritong Anghel ng Diyos. So narinig nyo na yung dalawang review ko, no, doon sa... Nalimutan ko yung title, Here I Am, at saka yung isa, nalimutan ko rin yung title. Basta harapin nyo na, Apand lang, no? Santo, mula sa Squatterhouse, ito yung kagrupo ni Delo. Sa mga hindi nakakaalam, si Santo yung kagrupo ni Delo, ni Sick at ni Van Jan. Yun po ang grupong Squatterhouse. So, ito yung album na Ang Paboritong Anghel ng Diyos. Ang title, Love Song and Shit. So, ano? So, alam na natin, sa mga nakapanood o nakapanood ng ibang review ko kay Santo, alam nyo na kung paano kumatha etong si Santo. So ito'y parang, sabi niya, love songs and shits eh. So tingnan natin kung anong lalamanin. At alam natin na sa mga nakakaalam na nga, yung klase ng letrahan ni Santo ay hindi basta-basta. So pakinggan na natin. Teka, hindi kita maintindihan. Ha? Motel eh, no? So alam, parang alam ko na. Dilaan, ganun pa? Naririnig nyo ba, no? Dilaan, ganito. Paano ba? Hindi kita maintindihan. So, tuloy na natin. So, alam na natin, no, mga utol, kung anong lalamanin ito. Namaya. So, kung ano pa man. Love song. Yeah. Turn on and turn off ang pinatayang ilog ng speech. Immediately, hinahalim our little girls, Willow and Stitch. Sa English, Mike Swift, sa Tagalog, Santong Paspasan. Kahit di summer, nagahagilag ng beach. Sa lawak ng network, kung imposible, di ka ma-reach. Alam ko, favor, kainin ng chicks. Mahilig sa sweets, kayo choco, ako soko. Mahilig sa sweets. Tayna na, mahilig sa sweets. Ako, kayo, Choco, ako sogo, mahilig sa sweets. Yung sweets na spelling niya, yung ano, sweets, yung sa room, no, mga description ng isang kwarto na pag sweet kasi, talagang maganda yung kwarto. Kumbaga isa sa mga dekalidad na kwarto ng mga hotel or motel. Kahit sa motel, pag yung mga kumuha ka ng mga special na, yung mga premium. So, tinatalakay dito ni Santo yung discarding, yung diskarte, yung klase ng diskarte ng mga pang-hustler, okay? Mahilig sa ano yun, tiny tin ang pucha. Well, anyway, parang basta yun yung simula, no? Mike Swift, no? Sa Tagalog, Santong Paspasan, no? Mabilisan ang diskarte. So ito yung tingin ko, diskarte patungkol sa kapag yung gusto mong umiscore sa bebot, parang ganun, no? So ang sa inyo, ano, Choco, no? Parehas mahilig sa sweet. Sa akin, Sogo. Balikan na natin. Kahit this summer, naghahagilap ng beach. Pero, yung beach, pero talagang ginawa niya beach. Pero, alam ko ang ibig sabihin niya dito. So, yung isang beach, okay? Yung may tea na beach. Tuloy ng beach, sa lawak ng network, kung imposible, di ka ma-reach. Alam ko, favor, kainin ng chicks. Mahilig sa sweets, kayo choco, ako Sogo. Mahilig sa sweets, kung di ka ma-hook dahil sa age cap, dadaling ka sa bridge. You remember your ex still, baby, cause who's truly better? Your foolish heart won't get on a pop. So parang ganito ang ano, no, yung pinaka tingin ko hook to eh, na naaalala mo ba yung ex mo, parang gano'n, no? Sino mas magaling sa amin? Yun ang parang sinasabi niya, no, di ba? So alam niyo na, no, parang eto ang track na to, parang diskarte, no, ng isang dalubhasa, isang hustler sa diskartehan sa bebot, okay? Yun, ganun, diskarte niya, paspasan, mabilisan, wala nang ek-ek, wala nang patumpik-tumpik, parang ganun, okay? Tuloy na natin.
Mukhang mag-i-enjoy ako dito. Yeah, it's true, you do clever. Then she asked me if I loved her, I said sure, boo, whatever. Sasabihin ko ang nasa isip mo lang, para hindi manatiling panaginip na lang. Sasabihin mo dyan, gagawin ko na lang. Nasa bibig at sa titip ko ay iisa lang. At sa pagkagaling masabi ng I, yeah, yeah, love you. Napakadaling masabi ng I love you. Totoo yan, no? So kung kailangan mo marinig yun, ay gagawin ko. Parang ganun sinasabi ni Santo. Kung anong gusto mong marinig, sasabihin ko yun sa'yo. Dahil napakadali naman sabihin yan. Para ano, ang ano, yun sa dibdib ko at isip ko ay iisa lang. Laman ng dibdib ko. Kumbaga, wala na tong ano, wala na tong halong puso. Kumbaga, ito'y purong boka, diskarte. Okay, napakadaling. Yun yung sinasabi doon ni Santo sa mga linya na yun. Tuloy pa natin. Pag may nakita akong typematic, kung yung iba'y plastic, correct ang recycle bin. Kung sa iba ay may spark, sa akin may firecracker. Pag may nakita siyang, so sabi ko nga eh, no? Kasi yung umpisa niya palang santong paspasan. Pag may nakita siyang chick na type niya, didiskartehan niya na agad. Wala nang patumpik-tumpik o paligoy-ligoy. Yung iba, plastic pa. Ibig sabihin, plastic yung parang nagpapakabuti pa, yung parang mabait-mabait pa yung style, yung mga ganon. So yun, isa kanya hindi. Matik na. Rekta yung diskarte niya. Yun, okay? Mga utol, malinaw naman. At palagay ko, recycle bin pa. Plastic eh, no? Recycle bin. So, alam nyo na yung mga recycle bin. Kung sa iba ay may spark, sa akin may firecrackers. Lalapit ang katla sa pihang your face. I like that shit. Diba? Rekta nga yung diskarte. Wala nang ligoy-ligoy. So, sa'yo, spark-spark pa. Yung mga tinatawag, pag yung ano, pag yung may moment, kumbaga, may spark, no? Wala sa akin yan, ganyan. Sa akin, firecrackers. Tayo na, grabe. Tuloy na natin, mga utol. Gusto mo na pick up 4x4. Gusto mo mas magandang pick up line, apat na 4x4. At sa ano, no? Sa simpleng-simpleng kwentuhan, discarding manong, yung talagang ano, hustler, yung parang gano'n, na hindi na discarding pabebe na discarte, yung mga patwitams na discarte. Gusto mo ng pick up, literal, no? Pick up, 4x4 na pick up. Okay, alam nyo yun, sasakyan, no? Pick up na 4x4. And kung gusto mo ng pick up line, apat na 4x4. Discarding may pera na, alam mo yun, yun, parang gano'n. Tuloy na natin, mga utol, ha? At alam ko naman, nage-guess nyo, kaya ayoko ng sobrang, alam nyo naman, lumetra si Santo eh, diba? Tuloy na natin. Fuck Poke Points, ang gusto ko ay score. Taman-taman na rebound ka at ako ay bored. Kick, ako ang labang, kasi panalo ka. Let's celebrate good times, get on it, cool in the gang. May edad na pero suave para sa Clooney na band. May edad na, sabi ko na nga ba eh, no? Discarding ano eh, may edad na mga... Ang kinukumpara niya dito, mga utol, ay yung diskarte ng isang parang 20 years old, yung mga ganon, no? Mga 19 years old, 20 mga early 20s, kontra sa diskarte ng mga late 30s at nasa 40s. Ganon, no? Sabi niya, cool na ano, no? Na ano tawag doon? May edad. Parang Clooney na band, na nag-band. So, kung kilala nyo si James Bond, isang fictional character sa movie, si James Bond, okay? Yung agent na magaling, no? Na mahusay, yung spy. Si George Clooney po ay isang artista na gumanap din bilang James Bond, okay? So yun, malinaw yun, di ba? At saka walang gumaganap na James Bond na hindi pogi yung talagang Bruce Quinn. Yung ano yung talaga yung dating, iba yung datingan, no? So ganun yung mga gumaganap na... James Bond. So, alam nyo na yung dating, no? No? Ganong kalakas yung dating na medyo may edad, sabi ni Santo. So, parang tungkol yata sa kanya to, yung discarte ni Santo. Okay, wala nang pogi-pogi points, di ba? Tuloy na natin. Gandang pick-up line, apat na 4x4. Fuck pogi points, ang gusto ko ay score. Taman-taman na rebound ka at ako ay bored. Game, ako ang labang, kasi panalo ka. Let's celebrate good times, get on it, cool in the gang. Kaya sinasabi niya panalo, parang niya sinabi, may pera kasi ako, no? Ako lamang panalo ka. Taman-tama, ikaw gusto mo na rebound, parang iniwanan ka ng ex mo. Ah, iniwanan ka nung...
Jowa mo o no shota mo, medyo ako naman eh medyo naboboard no, nagtitrip lang ako, naghahanap ako ng trip kong babae no, na may uuwi ngayong gabi o hindi naman may uuwi, may ikakama. Yun, para mas literal, tuloy na natin. So ganito lang yung kwento nito, tingin ko. May edad na pero swabe para sa Clooney na band, pero walang spice girl pag tayo natupig kamuan. So kung hindi nyo alam yung ano no, sa mga millennials no, yung To Become One eh isang hit track ng Spice Girl na yung all girls na singers, singer, okay? Yon yung all girls na yon, To Become One. Tuloy na natin. Pwede kang artista, actress girls pala, saan daw pupunta pagkatapos kung bari di alam. Itong inuman na to ay parang formality na lang, kontratang company hanggang break-even Jollibee at lunch. Totoo yun, no? Yung mga inuman pag nakailala, no? Kasi hindi naman, unang-una mga utol, ha? Sa mga mid-age, sa mga nasa middle age, no? Hindi sasama sa yung babae pag hindi ka type. So yung pag nagiinuman kayo, formality na lang talaga. Alam nyo na kung saan kayo tutungo after that. Okay? Doon eh, doon lang sa mga pagkakataon eh, para mas nilalighten nyo lang yung conversation at mas ano ba yan, mas maging magaan kayo sa isa't isa. Pero lahat yun ay alam mo na yung patutunguhan sa isang madilim at malamig na kwarto na maraming salamin. Tuloy na natin. Tapos bahay na tulka sa inyo, tapos doon ako sa amin. Lamino ko pamasahe mo pa doon kukulangin. Sakto lang kasi gas ko papunta sa sudol ko pa. Basta sinave ko number mo, erase mo muna yung sakit. Uuwi ka pagkatapos, no? Uuwi na, tama, di ba? Pagkatapos ng pangyayari, ay, ng pagninii. Eh, umuwi ka sa inyo, uuwi ako sa amin. Wala, parang wala nangyari. And, nasave ko naman yung number mo. Pero wag mong save yung number ko, ha. Delikado yun. Anyway, etong may kwento ko lang eto, dahil tumpak naman sa tinatakbo ng ano no, parang may edad no, na suwabe na may mga pera. Minsan may ano ako, may biruan to, kasama ko yung ibang boss, yung mga talaga multi-millionaire na may mga edad na no, mga edad late 40s, ganun yung mga edad 50s. Nagkakakwentuhan, eh may chick na binobola yung isang kasama namin. Eh, yung kasama namin parang mga bata pa, mga 20s, late 20s. Natanong niya yung number ng chick. Bata, ang ganda ng chick. Ano number mo? Sabi nung isang boss, oh. Sabi nung isang boss bigla. Ano ka dyan? Pumapayag ka, inukuha number mo. Ako hindi ako nagtatanong na number, sabi niya. Ang tinatanong ko, account number. Anong account number mo? Ayup yung atake. So parang ganun din yung atake. Kaya ako naisingit, ganun din yung atake na ginagawa ni Santo. Parang ganun, di ba? Gusto mo na pick up line? Apat na 4x4, di ba? Apat na pick up. Tuloy na natin mga utol. So naikwento ko lang, no? Oh. Kaya huwag kayong magtatanong ng number ng babae. Ha? Account number ang itanong nyo. Para wala siyang ibang gagawin kundi mag-shopping lang. Okay? Tuloy na natin. Tapos pagkatapos mag-shopping, maligo ka. Sabi nung boss. Wala kang gagawin kundi mag-shopping lang. Tapos pagkatapos mo mag-shopping, lagi kang maliligo. Okay? Kasi may pandemic. Tuloy na natin. And do you remember your ex still, baby, cause who's truly better? Your foolish heart won't get torn apart. Yeah, it's true, you do clever. Then she asked me if I loved her, I said sure, for whatever. Sasabihin ko ang nasa isip mo lang, para diba? Hindi manatiling panaginip na lang. Sasabihin mo dyan, gagawin ko na lang. Nasa bibig at sa dibdib ko may iisa lang. Sa totoo lang, no, mas maraming babaeng mas may gusto yung ano, yung matured yung lalaki, mga 30 plus, no? 30, 40, na mas gusto nila yun. Tapos sa mga edad na babae, pag ang babae may edad na mga 23 hanggang late 20s, ang trip na niyan, mga 40s na lalaki, may mga sinasabi sa buhay, may mga narating, hindi yung basta-basta mga padogi-dogi lang sa gilid, pogi-pogi points lang, lagi nakaporma, yung, di ba? Wala namang ano, ayoko magsalita na kung ano. Tuloy na natin. At sa pagkadaling masabi, ito yan. Sobrang dali niyan. Maraming naliligyan dyan. Ang trip ko nasa kay sa trip, sa kaya tayo parang terminal. Lalo kung ikaw ay parang kapag si Wiz Khalifa nagpa-medical positive. Huwag ka manakaw sa biyahe at ang trip ko ay nasa boxer brief. Diba? Napakalinaw no, no? Gusto ko sakayan tayo. Para tayo nasa terminal, sakayan eh, no? Terminal 'yon, mga utol, no? Positive, pero ang trip ko ay nasa loob ng
boxer brief. So, tuloy na natin. Parang after school incentives ang subject body language. Kung basa mo na kulabong kabisado ko pang exit para matali mo kung kailangan na dulo malupin. Kaso tuso para lupin. Baba you defective player daw ako. Kaya-kaya ko iklaro yan. Kalaro tingin ko sa iyo at inilaro. Okay. Para sa mga nagsasabing player daw siya, no? Hindi ako player, no? Gusto ko iklaro lang, no? Kalaro ang tingin ko sa'yo, hindi laruan. Napakalayo ng diferensya. Hindi ikaw yung pinaglalaruan. Kalaro kita. Sabay tayong naglalaro doon sa bagay na parehas natin gustong laruin. So, napakalinaw nung sinabi doon ni Santo, no? So, pero yung, kaya hindi ko na pinapaliwanag yung linya, parang inaano niya na, no? Mas pinapalawig niya lang, mas pinapaliwanag niya lang yung paano yung diskarte o yung ikot nung istorya na eto lang yung habol ko, eto yung trip ko, pero hindi kita pinaglalaruan. Okay? Hindi kita laruan. Ikaw ay aking kalaro. Okay, malayo ang diferensya niyon. Tuloy na natin, naiintindihan niyo naman, alam ko. Team ka na, ready na ako, tatlong laro yan. Mataya-taya, bahay-bahayan, tapos laguan. Pwede makipagyamin sa iyo, patugtugin natin ang ating mga reproductive organs. Okay, pag jamming sa'yo, patutugtugin yung mga reproductive organ. May tunog yun, mga utol, di ba? Alam nyo na yun. Parang may pumuput ano, na tubig. May buhapatak. Ganun yung tunog, di ba? So, alam ko na-imagine nyo. So, yun yung pinapa ikot dito ni Santos sa last verse na to. Kung ayaw mo ng baboy, eh sayang naman ko. Hindi mo lulunukin aking radioactive sago. Kaya cellphone na ayaw mo ng baboy. Yung iba, no, hindi talaga lumulunok ng radioactive sago. Pero, no, sayang naman daw, sabi ni Santo. Parang, kasi yung iba sabi, yeah, baboy ka diri yan, no. Kasi sa intro, no, mga utol, anong gagawin ko? Ganito ba? Didila-dilaan. Talay na natin. Is this like silent mode? Alam dapat nandi ko dyan. Time is gold. Kaya pinsan na yung kumay relo. Kasi isa lang ang sagot. So what time is it? It's time to go. Dangin na, no? So, alam na mga gold digger yan. Time is gold. So napaka ano nung linya, no? Napaka twisted. Pero ang ganda nung ibig sabihin, no? Yung sinabi niya ay punong-puno ng ibig sabihin ng mga digger. Yung mga time is gold, no? So kaya ayoko ng Merilo, eh. Kasi pag tinanong what time is it, it's time to go. So tigil na, no? Panandali ang kasiyahan lamang. Pero ito nga ay kwento ng isang dalubasang dumiskarte, may sakto yung edad, nasa tamang edad, yung mature na mature, na may pera. Yun, ito yung tamang diskarte talaga, mga utol. Huwag kayong mag-iiwan ng number, so mahuhuli. Iwas kayo sa huli. So, alam ko naiintindihan nyo sa mga batang 90s dyan, ha. Shoutout sa inyo lahat, ha? Alam ko. Yung mga ano dyan, ganyan yan, ha. Lalong-lalo na, may mga pera. Tuloy na natin. Alam ko dinadanas nito at ito yung galawan ninyo. Lalong-lalo na doon sa mga batang 90s na sakto yung edad 30 plus at late 30s and early 40s tapos may mga pera. Napakadali may pera ka, may itsura ka, may dating ka, Diyos ko. Butiang inakagulo yan mga yan. Paglapag mo pa lang. Kagulo yan kahit anong taon niya, kahit 18, 19 yan. Butiang ina. Talagang gugustuhin kanyang makasama. Tuloy na natin. Alam na natin yan, mga utol. Tuloy na natin to. Para matapos. Your foolish heart won't get torn apart. Yeah, it's true. You do clever. Then you ask me if I love the asset. Sure, boo, whatever. Feeling ko sa Apand, no? Hindi ko pa naririnig lahat. Pero feeling ko, ito yung isa sa mga magiging paborito ko na track ni Santo. Shoutout sa'yo, utol Santo. Alam ko, gala. Ayoko, no? Baka ano, no? Parang totoo to, Santo. Totoo ba to? True to life ba to? Kaya bawal ako gumawa ng ganito kasi yung album kong ginagawa, true to life, eh. Tuloy na natin. Sasabihin ko ang nasa isip mo lang para hindi manatiling panaginip na lang. Sasabihin mo dyan, gagawin ko na lang. Nasa bibig at sa titip ko may iisa lang. Sasabihin ko ang nasa isip mo lang para hindi manatiling panaginip na lang. Sasabihin mo dyan, gagawin ko na lang. Nasa bibig at sa titip ko may iisa lang. At sa pagkagaling masabi na I love you. Yan ay, no? Diskarte nga na, eh, no?
Para may background, mga utol, na bulungan, no? Mga panaghoy, mga... Ayan, no? Ano yung mga bulong? Mga impit. Okay. Baka abutin na naman tayo ni Lazada o ni si Shopee. May parang mga impit na ungol at iyak ako naririnig, no? Buhat sa isang sulok na yumayanig. Okay, mga utol, palagi naman ganun pag dalawa lang kayo. Impit na ungol at iyak ang iyong maririnig. Anyway, sana'y nag-enjoy kayo kasi ako nag-enjoy at naiintindihan ko yung mga sinasabi ni Santo. Ang gusto ko lang malaman kung ito ba ay totoong buhay. Anyway, yon. And that's Love Songs and Shit mula sa album na Apand, ang paboritong anghel ng Diyos na galing kay Santo. Okay, mga utol, sana'y nag-enjoy kayo. In behalf of The Real South Pride Production, ako muli si Target Achilles na nagsasabing palagi kayong mag-iingat. Maraming maraming salamat. God bless, stay safe, at saludo ako sa inyo lahat. Game day. Shoutout sa inyo lahat, mga utol. Salamat po.